tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Kwentuhan nyo kami kung paano simula itong banda na Collie Herb. Sinoli muna siguro. Siguro para sa akin, ano ba? Dati na kasi may Collie Herb na din. So ako parang, hindi nga, second gen na din. May banda din na ano. Mga may ingay no. Kasi sa one time na meet din nila ng drummer. Yun. Session. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Mas same din, Kim, kasi magkaka ano kami, schoolmate. Sige Kim, kwento mo naman yung part mo. Na-recruit lang ako. Na-recruit lang. Nahili ko na rin kasi yung mga ganung ano, tapos nakilala ko si Maki, yung dati naming basis, yun. Who and what how did your band manage to book so many gigs and events? Kasi unfortunately hindi natin napakita no nung nag-submit kasi yung ano yung Collie Herb band ng profile nila. Parang 5 pages long, ang daming lahat naka-document yung mga gigs nila. Lahat ng event yata na nag-perform sila, restaurants, events, pati yung mga sinalihan nilang competition. Ang dami siguro, kaya nga tama, more than 100. And tataka ako ng bakit, parang bigla akong naisip, bakit na-organize ng band na to? Na, ang una, ang dami-dami nilang miyembro, 9-member band pa naman. And at the same time, na-organize sila na sobrang dami ng performance nila. And whenever, di ba, tinanong natin kanina yan kay Martin, before we started the, ano, kano ka prolific yung band when it comes to you know, performance. Sinabi nila noong before the COVID daw, nakakadalawa hanggang tatlong performance sila every month. So, pero tawagan na si Martin at si JR. Parang oo. Sige. Yeah, hello JR, hello Martin. Ayan, sige. Yeah, nagustuhan rin naman namin yung reggae. Ako before kasi dancer ako eh. So hindi rin ako banda. Hindi talaga nag-banda. So tayo kami banda. Yung parang tipong garage band lang. I mean, yung unang mga gigs namin is mga fiesta. Mga maliliit na fiesta lang. And then ang pinakamalaki gig na natugtugan namin is yung parang may rally or may event na kasama namin E-Heads. E-Heads, Brown Revival, na sinama kami ni Sir Jotay. So doon, from there, parang sabi na, uy, mukhang pwede seryosohin. Kasi back that day, that year kasi ano eh, so, binigyan kami ng 2,500. So, that's 2,005 yata. Malaki na yun. So, malaking amount na yung 2,500. So parang, tuwa kami, uy, mukhang pwede. Parang kasi, ano to, mid-90s. Yeah, 2005. Kailangan sa 5 lang. 2005. Malaki, pero malaki na rin yun kasi makasahin yun, mura pa eh. Hindi, so, misa nga wala eh. Lalo na pag bago kang banda, di ba? So, kasi naranasan din namin yung ng caller, yung nagbebenta kami ng ticket. Yun yung unang group pa ng unang generation ng collab. So yun, sabi namin sige. Seryosohin na natin. So yung nagseryoso kami, yung ibang members na hindi ganun ka seryoso, yun yung napalitan ni Nolly sa kanila Kim. And then yun na. So nagkaroon kami ng management na ikukuwento naman ni Jia. Manamaw na naman. Pero wala no, ano parang. Okay. Kasi siguro yung parang may lyrics na parang tambol sa ligaya. Siguro parang yun din yun. Okay. So tawa, sketch yun ha. Tapos naghahanapan kayo, may nawawala. At kasi Nori, ano na, ano na natin tayo na yung mixing pala. Nandito, mukha nang ano dito sa bar. okay. Pero wala naman yun. Umi-escap po. Okay. Sige. For a short period, siguro tawagin natin lahat ng members ng yun, Collie Herb. Okay. Ito na, mangyayari na yung butuhan. Sa inyo, lima, ano sa tingin nyo yung pinaka magandang kanta na nagawa ng Collie Herb? Sige. Simulan natin kay Nolly. Anong
pinakamagandang kanta na para sa'yo ng Collie Herb? Pinakamagandang kanta? Para sa akin yung Move Your Body, syempre. Kasi Move Your Body. Parang ano, last song, tapos parang i-push mo na lahat. Kasi party, di ba? Masaya. Tsaka unang-unang kanta na nagawa ng Collie Herb. Move Your Body. Move Your Body. Next scene, JR. Anong pinakamagandang kanta sa'yo? Para sa'yo. Stone for Love. Stone for Love. Hinahanap. Hinahanap. Okay. So, okay. So, wala pa? Sige, isa pa lang. Okay. Kim? Ako ano? Stone tsaka Back to the Roots. Okay. Dalawa na sa Stone. Okay. Next. Pops. Si Pops nakamute yata. Nakamute. Nakaw ni Sandali. Saka yan. Ano? Stone. Stone. Saka nakaw ni Sandali. Okay. So, Stone, tatlo na. Okay, mukhang meron mo ano. Okay, Martin, ano pinakamaganda sa'yo? Pagdating sa lyrics, pinakamaganda kong para sa akin ay sinulat ko, Lambingan talaga. Okay. Para sa akin, ah, personally. Pero pagdating sa yung meaning nung song, agree din ako sa Stone. And okay. Then melody, then meaning ng song. Kasi medyo double meaning siya. So yun. Teka lang, parang wala yata dito. Wala. Actually, wala yung Stone dito kasi di pa namin siya na-record. Na-record. Okay, sige. Just in case, na-record nyo, yun, send nyo sa amin para may sama natin. Yes. Either sa, ano natin, sa head-to-head or kung ano mga future ng mga feature natin dito. Or baka season 3 or season 4, baka may bago kayong music. Ayan. Bisita ulit kayo dito. Sure. Pwede. Sige. Okay. Nasa na tayo. Charlie, meron ko bang questions para sa Collie Herb? Well, actually, what is the biggest decision? Para kay ano to? Para kay Noli, kasi wala na yata si JC. So, kay Noli, what is the biggest decision the band has ever made so far? Yung ano, mag-commit ka. Biggest hindi. So, kasi syempre, ano na yun eh. Parang, hindi naman sa pilitan, pero since na gusto mo naman yung ginagawa mo, gawin mo na, di ba? Tuloy-tuloy mo na. So parang ano, parang yan yung speaking in behalf of everybody in the band na talagang committed kayo. Siguro hindi naman as 100% na committed. Siguro yun na lang talaga. Passion mo lang talaga kasi. Oo. Okay, so tama naman eh. Kasi gaya niyan, ang dami-dami yung ang laki ng membership ng band nyo. At the same time, ang dami yung gigs. It already justifies that answer na medyo committed kayo with the success of the band and yung band being able to perform not during COVID but before COVID and hopefully after COVID medyo marami pa rin kayong gigs at makikita pa namin kayo. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.